bata. Ako si Binibining Queenie Cantor, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Kung natatandaan pa ninyo mga bata, ang ating leksyon ay tungkol sa heograpiya at tinalakay natin ang pulo ng Luzon at ng Visayas. Ngayon naman, dudugtungan natin ang ating leksyon sa pulo ng Mindanao. Kaya tara, samahan niyo ako sa karugtong ng ating leksyon ngayong araw. Alam naman natin mga bata na merong tatlong pangunahing pulo ang Pilipinas. Tinalakay na natin nung nakaraan ang pulo ng Luzon, Visayas at ngayon naman ay pag-aaralan natin ang Mindanao at ang iba't ibang pulo na kabilang dito sa pulo ng Mindanao. Ayan, meron tayo ditong Mindanao. Alam naman natin na ang pulo ng Mindanao ay makikita sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ibig sabihin, pagkatapos ng Luzon, Visayas at ang sa pinakailalim na pulo na merong kulay pula dito sa ating larawan, ito ay ang pulo ng Mindanao. At ito ay matatagpuan sa katimugan o sa ilalim na bahagi ng ating bansang Pilipinas. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking pulo na matatagpuan sa ating bansa kasunod ng Luzon. Dito sa ating pangalawang larawan mga bata, matatagpuan din dito ang iba't ibang mga lalawigan na bumubuo sa pulo ng Mindanao. Sunod, meron tayo ditong bundok Apo. At ang bundok Apo ay isa sa mga matataas na bundok na matatagpuan sa Pilipinas at ito rin ay nasa pulo ng Mindanao. Tandaan, meron tayong bundok Apo na matatagpuan sa Mindanao. Ayan. Heto naman ang iba't ibang pulo na napapabilang sa Mindanao at ang mga sukat nito sa kilometro kwadrado. Meron tayo ditong Mindanao at ang sukat nito ay 94,630 kilometro kwadrado o sa Ingles ito ay 94,630 kilometers squared. Pumapangalawa dito ang pulo ng Surigao del Norte. Makikita nyo naman na napakalaki ng agwat ng pulo ng kabuuan ng Mindanao kung ikukumpara natin ito sa Surigao del Norte na meron lamang sukat na 2,739. Kasunod naman ito ay ang pulo ng Sulu na siyang matatagpuan din sa Mindanao at ang sukat nito ay 1,600. Pagkatapos naman ng Sulu mga bata ay meron tayong Basilan. Ito ang Basilan. At ang kanyang sukat ay merong 1,234 kilometro kwadrado. Pagkatapos naman nito ay merong Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi ay siyang may sukat na 1,087 kilometro kwadrado. At ang pinakamaliit sa lahat ng pulo na matatagpuan natin sa Mindanao ay ang pulo ng Camiguin. Ang Camiguin lamang mga bata ay siyang may sukat na 230 kilometro kwadrado. At eto mga bata, ang iba't ibang pulo na matatagpuan sa Mindanao. Meron tayong Mindanao mismo, pulo ng Mindanao, Surigao del Norte, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at Camiguin. Ito ay 6 na iba't ibang pulo na siyang bumubuo sa Mindanao at meron din tayong mga sukat nito. Tandaan na sa 6 na pulo na ito, ang Mindanao ang siyang may pinakamalaking sukat na merong 94,630 kilometro kwadrado. At tandaan mga bata na ang pinakamaliit sa lahat ng mga sukat na ito ay matatagpuan sa Camiguin na siya lamang may sukat na 230 kilometro kwadrado. At meron tayo ditong mapa ng Mindanao na siyang binubuo ng iba't ibang lalawigan na matatagpuan sa Mindanao. Meron tayo diyang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soccsorgen at ang Davao Region. Ngayon, punta tayo sa Surigao del Norte.
Okay? Ito ang pumapangalawa sa pinakamalaking pulo na matatagpuan sa Mindanao. Ito ang Surigao del Norte naman mga bata ay siyang may magaganda ring mga isla katulad na lamang ng Britannia Group of Islands. Ito ay matatagpuan sa Surigao del Norte. Hinding-hindi talaga magpapahuli mga bata sa kagandahan ng mga isla ang Mindanao. Punta tayo dito sa Sulu. Ayan. Meron din silang mga white sand beaches. Ayan. Ito naman ang Tubataha Reef na siyang matatagpuan din sa Sulu na siyang napaka-yaman sa marine resources at marine animals. At Basilan. Ang Basilan naman mga bata ay siyang maliit na isla at meron din itong magagandang mga beach at meron itong white sand. Ito naman ang Tawi-Tawi. Kung makikita nyo sa ating mapa mga bata at sa ating larawan, ito ay may hiwa-hiwalay na maliliit na pulo. At ang Tawi-Tawi mga bata ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Mindanao. At meron din tayong Panampangan Island na siyang matatagpuan sa Tawi-Tawi. Sadyang napakaganda ng mga karagatan na matatagpuan sa Tawi-Tawi at hinding-hindi rin magpapahuli ang Kamigid. Kahit na ito lamang ay may sukat ng 230. Ngunit napakaganda rin ang mga lugar na matatagpuan dito. Katulad na lamang ng isla na ito na siyang may malinis at magandang tubig at white sand beach din. Yun lamang ang nagagandahang mga lugar at mga pulo na matatagpuan sa Mindanao. Laging tandaan mga bata na meron tayong 60 na siyang matatagpuan sa Mindanao. At sa 60 na ito ay merong Mindanao, Surigao del Norte, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at Kamigin. Tandaan mga bata na ang Pilipinas ay isa lamang sa bansang makikita sa Pacific Ring of Fire. Pag sinabi nating Pacific Ring of Fire, ito ay napapalibutan ng mga aktibong bulkan. Ibig sabihin, pag Pacific Ring of Fire, ito ay may mga aktibong bulkan na matatagpuan sa bansang ito. At tandaan na ang Pilipinas ay isa lamang sa mga bansang nabibilang sa Pacific Ring of Fire. Meron din tayo dito si Ferdinand Magellan. Tandaan na parte rin ng history o kasaysayan ng ating bansa si Ferdinand Magellan kung saan siya ay nagbigay ng pangalan sa Pilipinas na Archipelago ni San Lazaro noong 1581. Okay, taong 1521. Ayan, pumunta dito sa bansa natin si Ferdinand Magellan at pinangalanan niyang Archipelago ni San Lazaro ang ating bansa. Hindi pa yung tinatawag na Pilipinas. Noong unang panahon, pagdating dito ni Ferdinand Magellan, tinawag niya ang ating bansa na Archipelago ni San Lazaro noong taon 1521. Hindi lamang si Ferdinand Magellan ang nagbigay ng pangalan ng ating bansa, meron din tayo ditong si Roy Lopez de Villalobos. Si Roy Lopez de Villalobos naman mga bata ay nagbigay ng pangalan sa ating bansa na Las Islas de Filipinas. Sa uulitin, ang ibinigay ni Roy Lopez de Villalobos na pangalan sa ating bansa ay Las Islas de Filipinas. Ito ay bilang pagkilala sa hari ng Espanya na si Haring Felipe. Tandaan na meron tayo si Ferdinand Magellan at ang kanyang ibinigay na pangalan sa Pilipinas ay ang Archipelago ni San Lazaro. Meron din tayo ditong si Ruy Lopez de Villalobos, isa ring manlalakbay. At pagdating niya dito sa bansang Pilipinas, pinangalanan niya itong Las Islas de Filipinas. At sa kabuuan ng ating aralin na heograpiya, tandaan mga bata na ang heograpiya ay isang pag-aaral ukol sa katangian ng mundo at paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao. Ang Pilipinas din mga bata ay kabilang sa kontinente ng Asia at ito ay binubuo ng iba't ibang hugis at laki ng mga pulo. At
Ang bansa na ito ay tinatawag din na archipelago o kapuluan dahil ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang mga pulo. Hindi lamang isa, kundi maraming hiwa-hiwalay na pulo. At ang Pilipinas din mga bata ay siyang may tatlong pangunahing mga pulo na kilala natin sa tawag na Luzon, Visayas at Mindanao. Tandaan na ang pinakamalaking pulo na matatagpuan sa ating bansa ito ay ang Luzon. At ang pinakamaliit at hiwa-hiwalay ay matatagpuan naman sa Visayas. At ang pangalawa sa pinakamalaking pulo na matatagpuan sa ating bansa, ito ay ang Mindanao na siyang bumubuo bilang pangunahing mga pulo dito sa ating bansang Pilipinas. At ito lamang ating aralin ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat kayo palagi at God bless sa inyo. Makikita pa tayo sa susunod nating aralin. Paalam!